Sir, nakarating na sa akin yung mga kumakalat na paninira sa iyo. Sa tingin mo ho ba, Dad, magagawa ko talagang magnakaw? Siyempre, hindi. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit pinapahirapan mo ang sarili mo dito. Ikaw na dapat ang humahawak sa negosyo natin ngayon. Pa, ito na yung buhay na pinili ko ngayon. Ang pinili mong buhay na malayo sa pamilya mo. Buhay na pinili ko para sa Diyos, Pa. Para sa Diyos? Maayos ba itong buhay na pinili mo na para sa Diyos? Ikaw pa ang pinagmumukha nilang masama. Nagpapakahirap ka lang para sa wala. Pa, hindi to para sa wala. Tinanggap ko yung Panginoon ng buong buo sa puso ko. Kasama na doon lahat ng sakripisyo at paghihirap na pinagdadaanan ko ngayon. Hindi ka nga maghihirap kung tanggapin mo na lang ang para sa iyo. Wala nga sa puso ko pa yung pagninegosyo. Bakit hindi na lang si ate? Alam mo kung bakit, Sen? Mas may tiwala ako sa iyo dahil ikaw ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Pero anak ako sa labas. Pa, alam mo ba nung lumalaki ako, grabe yung guilt ko sa puso ko. Kasi every time nakasama mo kami ni Mama, alam ko na may isang pamilya na nawalan ng ama. Hindi mo na pag-aalala yun. Kasama nyo na nga ako at hindi ko sila pinapabayaan. Ano pa sa tingin mo, masasalba mong kaluluwa ko sa pagpapari mo? Pa, paayos lang kayo? Hindi. Hindi ako ayos yan dahil sa tigasan ng ulo mo. Paano pa ba kita makukumbinsi na talikuran mo na lang ang kalokohang ito? Ha? Sorry pa. Ayoko kasi nag-aaway tayo every time na lang na nakikita tayo. Paulit-ulit na lang kasi. Alam mo yung ginawa kong desisyon bago ko nagpare. Alam mo lahat pa yung paghihirap na pinagdaanan ko. Pamahal na mahal kita. Pero sana dumating yung araw na matanggap mo kung sino ko at ano yung bokasyon na pinili ko. Sige pa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kayo? Magupit na kayo. Ay, bed mo. Hindi pa rin talaga humuhupa yung kasikatan ko, no? Ang dami ko pa rin fans, eh. Baka mamaya nyan, maging artista na ako. Father Seb. Oh. Eh, wag kong sana kayo mabibigla. Kasi, meron pong kumakalat na litrato. Nakasakay kayo sa mamahaling sasakyan. Ito, oh. Naku, nagdudurohan na po sa inyo yung mga tao, Father Sir. Kung saan-saan daw po na kasi napupunta yung donasyon daw sa simbahan. Ako, hayaan nyo na nga sila. Hindi naman ako apektado eh. Malinis yung konsyensya ko, Kari. At isa pa, di ba, naka-accounting lahat ng donasyon sa atin. Pero I think, Father Sir, kailangan nyo pa rin mag-explain. Saka, Father Sir, sila Mira at Joy po, kine-question na naman ang mga tao. Bakit daw po sila magdo-donate? Eh, wala naman napapala sa dalawa. Mabuti pa kay Aling Deborah. Napapagaling sila.